now if we have the incorporators of the Lucky South 99 Corporation here? Just state your name and give your position to the in the corporation. In papers, Your Honor, I'm Julian M. Linsangan III as a president po. Edwin Ang po. Nakalagay po sa papers treasurer po. Marion Ryan Chua po. In papers as director po. In papers then. Who is the real owner of the corporation? Hindi po namin alam, Your Honor. Ano mga trabaho po ninyo, if I may ask? Sir, Mr. Sir, ako po ay compliance officer po sa isang private company. Appliance po ako formerly po. Appliance? Yes po. Saan po? Sa Anson po. Sa fireworks company rin po, Your Honor. Fireworks din. Yung tatlong nagsabi na merong identity theft, no? Mr. May I know the names, Mr. Chairman? The what? Yung mga may nag-identity theft daw. Ah, si Linsangan, si Bernie Chang, mm-hmm. Edwin Ang, Julian Linsangan, Marion Chua. Okay. So, Mr. Linsangan? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nalaman na ginamit yung pangalan mo? Actually, Mr. Chair, yung isa ko pong kaibigan, noong June 26, nag-message po sa akin, morning, na sinasabi niya sa akin na, pare, sikat ka na, nasa news ka. So, hindi ko po, binaliwala ko po yon kasi may trabaho po ako nung araw na yon. Ngayon, nung lunch po, tumawag po yung kaibigan ko na yon na, pare, talaga nasa news ka na ngayon. So, nung time na yon po, tinawagan ko yung wife ko kung pwede i-search niya yung sinasabi ng kaibigan ko na nasa news daw ako. So yung wife ko po nag-search po by Google. Then nakita nga po niya na yung pangalan ko nasa news na po ng bulletin, ng iba pa pong news. Tapos nag-search din po siya sa Facebook. Meron din pong post sa Facebook na nandun po yung pangalan ko sa isang content creator. So nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news. Yes, Your Honor. At ganun din kay Mr. Ang at saka kay Mr. Ano. Tama po ba? Mr. Chair, actually ako po ang nag-inform sa kanila na nakita ko po yung pangalan namin dun sa isang write-up nung isang creator. Sige. Wala ba kayong kakilala na incorporator o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit isa? Kahit po isa. Wala ba kayong kilalang kaibigan nung may-ari nung Lucky South 99 na maaaring pinakilala sa inyo at nalimutan nyo lang? Mr. Chair, wala po talaga. Okay. So, ano yung ginawa nyo nung nalaman nyo na ginamit ang inyong identity? Nung pong nalaman po namin yun, ang nakita lang po namin sa news is Lucky South 99. So, nag-inquire po ako sa SEC para ma-confirm po kung talagang yung pangalan namin nandun sa dokumento ng Lucky South 99. So, nag-request po kami online sa SEC ng document ng Lucky South 99. Noong una po, hindi namin makita pero nagpatulong po kami doon sa SEC kung paano mag-request. Dumating po yung request namin ng June 28 po, kasi po by convoy courier. Doon po na-confirm namin doon sa dokumento po ng nagaling SEC, andun po yung pangalan naming tatlo. Mm-hmm. Hindi ba kayo nag-file ng kaso nung nalaman nyo? Hindi nyo ba kinasuhan si Lucky South 99? Actually, Mr. Chair, nung kwan po nag chinek po namin dokumento, nag-backtrack kami. Nagkonsulta po kami sa abogado na kaibigan ko lang po. Dahil wala po kami pambayad ng abogado talaga. Nag-file po kami ng kaso po sa Makati Prosecutor's Office against Lucky South. And all officers po ng previous Lucky South 99 Outsourcing Inc. po. Lahat po ng incorporators and officers po nila. Babasahin ko po ba? Hindi na. Gusto lang namin malaman kung kayo ba ay
gumawa ng aksyon nung matapos niyong malaman na nagkaroon ng identity theft, no, sa inyo. Kasi yes, Mr. Chair, nagpalbo kami. May pananagutan din sila dyan. Kaya yes, kayo ay nag-file yes, ng kaso. Yes, Mr. Chair, nag-file po kami ng kaso. Sa RTC sa Makati? Nasa prosecutor's office pa lang po. Ah, okay. So nasa prosecutor's office pa lang. Yes, Mr. Chair. Okay, ay, sige. Chairman, Ace, kasama ata yun doon sa ano, no, mga kaso ng PAOK TF. Kasama sa, sila sa kasi sila yun nandun sa incorporators eh. Mapapailan sila ng kaso because they are the one yung mga names nila appeared on the corporations. So, basically, what will happen to them? So, mabigat naman yung depensa nila, di ba? Sige, Winston Casio. Winston Casio po on behalf of PAOK. Mr. Chair, with regards to that question, our recommendation always is to file all relevant cases against officers and incorporators as shown in the paper and as shown as manifested by testimonies also. So, if we file the cases against them, they are given the equal opportunity before the panel of prosecutors to submit their counter affidavit to refute our allegations that they have something to do with Lucky South 99. Pero yung tatlo ngayon, magkakakilala ba kayo? Yes, Mr. Chair, magkakaibigan po kami. Magkakilala kayong tatlo? Yes, Mr. Chair. So, isang bulto kayong kinuha, parang... Ano mga trabaho po ninyo, if I may ask? Sir, Mr. Chair, ako po ay compliance officer po sa isang private company. So, ano po? Compliance officer po. Liaison officer. Compliance officer. Compliance officer. Anong kumpanya po? Fireworks company po. Fireworks company. Fireworks. Fireworks. Yung si ano, si Edgar. Good afternoon po, sir. Edwin. Edwin po. Can you speak louder, ano, Edwin? Sa appliance po ako formerly po. Appliance? Yes po. Saan po? Sa Anson po. Sa? Anson. 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 So, yes po. So, you own? No po, employee lang po ako dun. Si, yung isa? Sa fireworks company rin po, Your Honor. Fireworks din. We were just wondering paano kayo pinili eh. Saka, yung bang mga TIN number nyo na nakalagay doon sa corporation, is it the same TIN number that you have? Yes, Your Honor. Yun? Exactly the same? But, the one that is written po doon sa papers is... Speak louder, please. Speak louder. Yung sa TIN po namin, ang nakalagay po doon sa SEC is it was issued sa Angeles, Pampanga po. Pero originally, it was issued different places po. Like sa akin po, it was issued in Santa Cruz, Manila po. Ang nakakapagtaka, paano nila nakuha yung mga TIN numbers nyo eh? Saka paano nila kayo na-identify? We're not saying na ano, involved kayo. We're just wondering why. Magkakakilala kayo, magkakasama kayo, pareho mga TIN numbers nyo. And even your pictures, your passport were included in the submission of all the documents in PAGCOR. I saw it eh. Apo, if I may. Yes. Actually, nag-start po yan, Your Honor, nung 2023 po. Actually, nung pandemic days po kasi, I was selling this bottled tuyo. And then I met this guy, Mr. Dan De La Cruz. So, siya po ay constant seller po, constant buyer po nung aking binebenta. And then, nung natapos na po yung pandemic, nag-meet up po kami or nagkita po kami dun sa parking lot somewhere in Araneta po. And then, dun niya po ako ulit tinawag. Sabi niya, brother, nagbebenta ka pa ba nung bottle to you mo? Then I told him, wala na po sir kasi nagkaroon na rin po ng problem yung supply. Then dun niya po ako inalok. Sabi niya, baka gusto mong mag-invest sa company na tinatayo ng boss ko. Then, nagsabi po siya kung magkano yung investment. Sabi po niya, at first is 15 million, pero hindi naman namin kailangan ibigay lahat. So sabi ko, sir, wala po ako ganung kalaking halaga. Sabi niya, no, 10% lang. So it means around 1.5. And sabi ko, sir, hindi po ako mayaman. Wala rin po akong 1.5.
And then sabi niya, kung gusto mo, maghanap ka ng kasama mo. Yung inaalok po niya pertaining is sa online gaming po. So, nung sabi niya, maghanap ka ng kasama mo, kahit dalawa, at least tagpa 500,000, dun ko po silang dalawa inalok. Then, after po niya akong alokin ng time na yon, sabi ko, sige sir, maghahanap po muna ako ng kasama. And then, comes August 2023 po, hiningian niya na po kami ng mga IDs with TIN numbers and pirma para i-validate daw po sa PAGCOR. Magkakaroon daw po ng mga investigation. So, in other words, ganun kayo ng interest because hindi mo right away ni-reject yung proposal. As yes, a matter po. Of fact, you talk to your two friends and you somehow agreed. Yes po, Your Honor. Kasi syempre, since namamasa... So, hindi kayo, we thought random yung pagkakapili ng pangalan nyo. But basically, sino yung kumausap sa'yo? Anong pangalan? Mr. Dan De La Cruz po. Dante? Dan. Hernandez. Dan De La Cruz. De La Cruz. Dan De La Cruz. Yes, Your Honor. So, you are in contact with him until now? Wala na po, Your Honor. Nung nalaman po namin yung mga pangalan namin na naisama po dito sa korporasyon na to, agad po namin siyang tinawagan pero hindi na po namin makontak. Dan De La Cruz. Meron kang picture ng Dan De La Cruz? Wala po, Your Honor. So, matagal mo na siya kilala? Nung pandemic time po, nagpo-post po kasi ako online nung binibenta ko pong Battle Tuyo. Then, doon po siya unang na-meet up kasi tumawag po siya sa akin. Then, nag-meet up po kami sa parking lot sa May Quezon City para i-deliver ko po yung goods sa kanya, sir. Okay. Congressman Barbers. Thank you, Mr. Chair. So, lumalabas base sa kanilang sinasabi na mukhang hindi talaga identity theft. Kasi kung identity theft, hindi nyo alam, no? Meron kayong, kasi nag-submit kayo ng ID, nag-submit kayo ng TIN. So, kumbaga, para kayong nabudol. Diba? Parang ganun yung dating. Apo. Okay, sige. Mr. Chair, babalikan ko na lang sila ulit later on, no? Ang incorporators ng Lucky South... Wait. Kasi nako-confuse tayo, no? Anong Lucky South 99 are we talking about? Lucky South 99... South 99 Corporation. Corporation. Hindi, ano, Corporation. Yun yung bago. So, Lucky South 99 Corporation, andun sila Paterna, sila Julian Linsangan, at sila Edgar Chan. May sila, please ask South them to stand up and state their name and their position in the corporation? Ayan sila. Ayan sila. Ano? Yes, Mr. Chair. On papers, Mr. Chair. So today, kami po yung officer ng Lucky South. Kami po ng tatlo. Alright. Please just state your name and give your position to the in the corporation. In papers, Your Honor, I'm Julian M. Linsangan III as a president po. You're the president. In papers po. Alright. Of the corporation. Yes, Your Honor. In papers. Yes, Your Honor. In papers lang, ha? Opo. Okay, next. Yes po. Good afternoon po. Edwin Ang po. Treasurer po. You are the what? Po. Edwin Ang po. And what is your position? Nakalagay po sa papers, treasurer po. In paper din? Yes po. Oo. And... Marion Ryan Chua po. In papers as director po. In papers then. Yes, Your Honor. Oo. So, let me ask. Also, Miss... okay. May I ask, who is the real owner of the corporation? Hindi po namin alam, Your Honor. Okay. So, you are the incorporators... You are the president, but you do not know the real owner of the corporation. Your Honor, as we said kanina po, pindulge po yung pirma namin noong time na nag-amend sila ng incorporation po nila. So, Mr. Chair, let me ask, how did you become incorporators? Hindi po namin alam, Your Honor. Wait, Congressman, may I interject? Kasi a while ago, that other guy was talking, anong pangalan mo, ano, bro? Marion Chua po. Brian Chua. Kasi kanina may sinasabi ka, ang sinasabi mo sa amin kanina, may kumausap sa iyo. Yes, nagpunta pa kayo ng parking area.
Diba? And he offered you 50 million. Sabi mo, hindi mo kaya. Tapos suddenly, sabi mo, nag-negotiate siguro kayo or something, lumabas kayo ng 500,000. Yes, and sir, you told us that you talked to the two others para i-consider yung offer. Yes, sir. So, nung kinonsider yung offer, I'm pretty sure alam nyo kung anong pinag-uusapan nyo. Diba? 500,000 yung ilalabas nyo. Yun ang usapan nyo, eh, diba? Mr. Chair, that's my next question. Okay, go ahead. Okay, let me ask, no? You were incorporators in papers. Mr. Chair, we're not the incorporator. Ginawa lang po. You were not really the incorporators. We're not the incorporators. Therefore, you did not pay any amount to the incorporators. Yes, Mr. Chair. Now, you only became incorporators to be able to satisfy the regulation of corporations in which 60% are owned by Filipinos. Pwede po pakiulit yung question, Mr. Chair. Okay. Ano ba yung question ko? do you realize that in any corporation in the Philippines, that the corporation must be owned specifically 60% by Filipinos? Do you realize that? Do you know that? Opo, Mr. Chair. Okay, do you know that? Therefore, you own 60% of the share. In papers, Your Honor, I don't know how much the I own. So you do not even know how much share do you have? Hindi po, Your Honor. You did not contribute any money as far as buying shares is concerned. No, Your Honor. Therefore, the corporation is owned by Chinese nationals who are not even Filipinos. Hindi ko po alam, Your Honor. Ibig sabihin no, Mr. Chair, nagpagamit din kayo. No, Your Honor. Hindi, nagpagamit din kayo. Come on, hindi mo alam eh. Paano mo hindi mo alam? You are the president, Mr. Chair. Medyo nagagalit na ako dito eh. Nagsisinungaling ka. You are the president. And you do not even know. Anong ibig sabihin ito? Niloloko mo ang committee ito? No, Your Honor. May I continue the... Okay, just continue. The story. You better tell the truth because I am going to cite you in contempt to make a motion to it. Yes, Your Honor. My goodness, hindi mo alam? Ano ba kayo? Mga tanga ba kayo? Are you going to allow yourselves to be used by a Chinese national? And you do not even know the corporation? You are the president of the corporation. You are. Mr. Chair, actually, Your Honor, meron pong mga dokumento pinail ang Lucky South sa SEC na forged po yung mga pirma namin at hindi po namin alam po ano po yung mga So you are admitting right now that your signatures were not your signatures, they were forged. Yes, Your Honor, that's why po nag-file kami ng kaso sa Macau. They were forged. Yes, Your Honor. Who forged it? We don't know, Your Honor. Maybe the Lucky South po. Maybe the Lucky South. Okay. Again, let me repeat, Mr. Chair. Who do you believe is the owner of the Lucky South 99 Corporation? The previous po, the Chinese, ang nakalagay po doon sa... What is the name of the Chinese? Po sa... Before po lumabas yung pangalan namin, ang president po yung Zhang Ji. Sino po, Mr. Chair? Zhang Ji, Mr. Chair. Who is Zhang Ji? Doon po sa... Sabi mo kanina sa amin, di mo alam eh. Nabasa lang po namin dito sa nakuha namin dokumento. Yes. Have you met him? No, Your Honor. Have they talked to you? No, Your Honor. So, yung Zhang Ji na yan, alam mong Chinese yan, di ba? So, ibig sabihin, nagpaloko kayo sa Chinese. I think, Your Honor, naloko po kami doon sa... Ayun. So, ina-admit niya, Mr. Chair, na sila ay naloko ng mga Chinese. Now, to question here, magkano binayad sa inyo ng Chinese? No, Your Honor, wala. Meron. You do not lie to me here.
hindi pwede na gamitin kayo ng Chinese owners na walang binayad sa inyo. Come on! Mr. Chair, I'm not... We're not stupid here. Nagpagamit kayo ng ganun lamang na hindi kayo binayaran? Force nga po yung pirma namin, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to make a motion to hold these people in contempt. Okay, there's a motion. But before we move for the second motion, I would like to remind yung ating mga incorporators doon sa company na yon. Kasi kanina sinabi nyo na merong kayong pinag-usapan na 500,000. And that was 500,000 that you have considered. And pretty sure, dinidiray nyo na rin yung tao na kausap nyo na nawawala na, hindi na matagpuan. I think that is a lame excuse. And you are making us think twice. Actually, kanina no nandito kayo, napapaniwala nyo ako sa mga ano nyo, sa mga facial reaction. But when you spoke a while ago, si ano, yung isa, nagkaroon kayo ng contact doon sa ano eh, Lucky South 99 eh. At hindi nyo lang inaamin ngayon, but you were tempted, most likely you were tempted to enter, no? With them. Kasi hindi sila mag-o-offer ng 50 million eh. Kanina, come to think of it. Hindi sila mag-o-offer sa inyo ng 50 million kung there's nothing on it. And as a matter of fact, you consider it. You consider it. Anyway, so I hope that yung puso ng ating kaibigan, si Chairman, Mr. Chair, there is a motion. There is a pending motion. So, Mr. Chair, before you... Congressman Barbers. Mr. Chair, before we focus on... We do not want this committee to be insulted further. We do not want that. Come on, we're not wasting our time here. We are working. We're not wasting our time here. And you are insulting this committee. Oh, hindi ako nagagalit. Dynamic lang ako dito. Pero what I'm saying is true. We do not want this committee to be insulted by you people who come in here to lie before our faces. So, we will give you opportunity. Tell us the truth. Kasi alam namin meron kayo nalalaman. Just give us something. Because you won't speak like that, no? Kanina, no? Mr., ibibigay ko po namin yung copy ng complaint namin sa Makati para po makita po ng this committee yung... Of course, bibigyan nyo talaga yung magko-complain kayo talaga. Meron po dahil namin... sinabi, wait, dahil sinabi ng PAOK, oh, kasama kayo sa demanda dahil kayong incorporators. And you're trying to have a safe passage in here na hindi kayo involved. Pero in all reality, no, because of your statement a while ago, we can assume here that talagang kasama kayo, kilala nyo yung Lucky South 99. You were used and you are allowing to be used until now. Until now. At akala nyo, maluloko nyo ang kongresong ito, pati ito si Baterna, akala nito, maluloko tayo. Pero babalikan namin kayo. Okay? So, Mr. Chair, I reiterate my motion. Mr. Chair, Barbers. Mr. Chair, before you rule on the motion, may I just ask for a 1-minute suspension for the committee to get our acts together? 1-minute suspension. Session. Hearing resume. So, meron ako itatanong Alisa na, kanina yung nagsasalita, anong name mo? Marian Chua po. Ha? Marian Chua po. Ryan yes. Chua. Yes, Your Honor. Kanina, may binanggit ka dito. Nung during the pandemic, 2019-2020, you were able to talk to that guy. What is the name of that guy? Dan De La Cruz. Dan De La Cruz. O yan, tama. Dan De La Cruz. At ang offer sa'yo ni Dan De La Cruz for you to join yung kanilang Lucky South 99, di ba? Outsourcing.
50 million. Your Honor, wala pong nabanggit na pangalan ng korporasyon. Ang sabi lang po sa amin is magtatayo pa lang po. And he was telling me it was 15 million, 1.5 po. Yung parang 50 million. 15 po. 1.5. At tapos sabi nyo, hindi nyo kaya, tapos 500,000, nag-usap-usap kayo, tapos binigay nyo lahat ng dokumento sa kanila. Pwede nyo to give all your documents na hindi naman pala kayo sasama. And as a matter of fact, no? Edgar? Edwin, Chua. This was during pandemic. No, Your Honor. Sabi mo kanina, pandemic, nandun kayo sa parking area. Don't lie. Huwag ka magsisinungaling. Because you are incorporated now dito sa Lucky South 99 Corporation. You were offered Lucky South 99 Outsourcing Incorporated during the pandemic noong 2020. And now, 2023, dun kayo sumama. Sa Lucky South 99 Corporation. Your Honor, nakilala ko po yung Dan De La Cruz nung pandemic kasi bumibili po siya sa akin nung Battle to You ko po. Last year lang po niya ako in-offer, binigyan ng offer nung nagkita lang po kami ulit sa may parking lot. Sabi mo kanina RRF. Pandemic kayo eh, nagkita eh, sa parking area. Nakikita po kami sa parking area para bumili po nung paninda ko na Battle to You po. Doon ko po siya nakilala. And then, in-offer po niya sa akin yung bagong corporation daw po. Last year lang po. Well, yan ang alibay niyo ngayon. Ano po yun? Yan ang alibay niyo ngayon. No, Your Honor. Yun po yung katotohanan. Kasi, last year, July 2023 lang po niya ako sinabihan, Your Honor. Anyway. So, ako, basically, I don't know with the body. So, Congressman Flores, please. Thank you, Mr. Chair. Mr., what's your name? I'm sorry. Please state your name. Marion Ryan Chua po. Okay, Mr. Chua, do you know Cassandra Leong? Nakita ko po siya sa video conference call by Mr. Dan De La Cruz po. And when was that? Nung November, nung nag-meet po kami ni Mr. November of what year po? 2023 po. 2023, November 2023. So you had a video call with Cassandra Leong. Yes, Your Honor. And the nature of the call was what? Doon po inintroduce sa amin ni Mr. Dan De La Cruz na si Ms. Cassie Ong po ang boss niya. And doon po sinabi niya na magtatayo nga ng korporasyon. Doon na po siya nagbigay na, yun nga, pinipilit na kami magbigay ng pera na sabi po namin wala po kaming pera pa. Wala, but you're not personally... friends with Cassandra Leong? No, Your Honor. First time lang po namin nakita siya via video conference call using Mr. Dan De La Cruz mobile phone po. Was that the only conference call that you had with Cassandra Leong? Yes, Your Honor. Was that the only conference call that you had with any other officers of South, Lucky South 99? With Ms. Cassandra Ong lang po. That's the only time. That's the only time? Yes, Your Honor. How about meetings with other persons connected with South Lucky South 99? No, Your Honor. Yung sa parking lot, ano yan? Kay Mr. Dan De La Cruz po. And how is he related with Lucky South 99? Hindi ko po alam, Your Honor. So he just brings up to you the idea of Lucky South 99 or of forming a corporation without you knowing that he was part of Lucky South 99. Is that correct? Your Honor, ang sabi lang po niya sa akin is new corporation po. Wala pong nabanggit na Lucky South 99 or any name of corporation. Okay, now let me ask Pak. Sir, what information do you have about the knowledge of these persons as far as the Lucky South 99 Corporation is concerned? As far as the Philippine incorporators are concerned, we are fairly convinced that they knew what they were entering into. Sir, look at it, Congressman. Cassie Lee was able to establish a mansion worth 2.5 billion pesos. And here is someone peddling a story that Cassie Lee was trying to entice them to invest for 15 million, Cassie could easily afford 15 million just like that. We don't buy the story. We will charge them. Po. Mr. Chair, may I interject in relation to this? Go ahead, po, sir. Okay. Okay lang yun. May busy. Anyway, I'd like to ask Ms. Paterna, no? Ikaw ang corporate secretary, you were the ones that filed the incorporation papers, di ba?
Si attorney po yung nagfa-file. Yes, yes. But, and hindi ikaw ang nag-file? Hindi po. Nagpipirma lang po. Nagpirma ka lang? Opo. Okay. Who told you to sign? Sa law firm po ng attorney. So therefore, it is the law firm that told you to sign. Yes po. Tumatawag po sila pag may mga kailangan po. And you do not know who the owners of the corporation is? Hindi po. Now, let me, pwede mo itanong uli. Let me ask, Attorney Roque, you are the lawyer of Whirlwind, yes, right? Yes, Your Honor. Okay. For the ejectment case. For the ejectment case. Yes, Your Honor. So, you do not even know this Lucky Corporation here. Wala po. No contact whatsoever. Kaya nga po, vehement ang denial ko. Kahit anong anino, wala po ako nakakita. Itong mga naririto po, hindi ko po sila kakilala, no? Kaya nga po, ang kakilala ko lang is yung Whirlwind, no? At yun naman po ang dokumentado na talagang umapira ko sa hukuman. Hindi po talaga madidinayan at nakipagbalitaktakan ako sa ngalan po ng Whirlwind. Hindi ba sa inyo nagkwento ni Cassandra na mayroong Lucky South 99 Corporation? Ang sinabi niyo po, yan, sinabi niya. Yan yung umuupa sa kanila. At ang palaging, well, I do not know if this is divulging already too much po for attorney client, no? Ang palaging issue namin is it worth defending the ejectment? Kasi kapag natanggal sila sa posisyon, wala na rin yung premises sa kanila. So parang, para kay pa, no? Wala na mga ibang uupa dyan. Kung hindi attorney po, Roque, let me say this, no? The Whirlwind Company is a real estate company. Yes po, opo, Mr. Chair. Okay, and they were the ones that actually bought the property from Mr. Cruz. Am I right? Yung building po sila nag-construct and they bought okay. A portion. And I think that you know that the Whirlwind Company, who also owns the Lucky South 99 Corporation, who also is connected with the Lucky South 99 Outsourcing Corporation, you would know that this is actually a pogo hub that they would be constructing. Hindi ko po alam na sila may-ari ng Lucky South. Ang alam ko lang po, tinayo nila itong facility ito at pinapaupahan nga po sa pogo, Lucky South. Thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so thank you so much, Congressman Chairman Abante. Now, Congressman Flores is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chua, are you a businessman, sir? No, Your Honor. Namamasukan lang po sa private. You're just an employee? Yes, Your Honor. Is that the same with your two other companions? Can they please state for the record whether they're yes, business? Yes, po. You are? Edwin po. You are employed or? Employed lang po. Employed. How about you, sir? Mr. Chair, employed lang din po. Okay, now, have you at any point in time met the other officer of the corporation, the Miss... Baterna? No po. Wala never? Po kaming kilala sa mga Lucky South, ano po. Hindi kayo magkita ever since? No po. So this is the first time that you've seen her? Yes po. Sa okay. Second po, sa Senate po kasi na... Ah, okay. So when was the first time you heard about your names being incorporators of Lucky South 99? Mr. Chair, nung pong June 26 po kasi, yun nga po yung kanina sinabi ko. June 26 of what year? 2024 po, na may nag-message po sa akin na nasa news daw po yung pangalan ko. Tapos, yun nga po, na nakita po, nag-search po yung wife ko sa Google, saka doon sa Facebook, na andun nga po yung pangalan ko. Nabanggit din po yung pangalan ni Edwin at ni Marion na part daw po kami ng Lucky South 99. So all of this time, wala kayong like notices that you received from any communication, from any government office or agency for that matter, relating to Lucky South 99? First time po namin makareceive yun sa Senate po. Sa Senate? Opo. Like in your respective residences, wala kayong natanggap na sulat, notification, whatever? No, Your Honor. Pertaining to Lucky South 99? Wala po, Your Honor. So, when you found out in June of 2024, sabi nyo, na involved kayo sa Lucky South 99, when did you decide to file a case against the incorporators of Lucky South 99? Nung pong nag-inquire po kami sa SEC, para po, yun po yung advice ng lawyer na mag-inquire kami sa SEC para po makita yung
kung sino po yung mga incorporator and officers po ng Lucky South. So nag-request po kami ng dokumento sa SEC. Then right after po noon, nag-file na po kami. Nag-file po kami noong July 10, 2024. Okay, so prior to that, were any of you required to submit copies of your licenses, IDs, or any other forms of identification which usually are attached to the articles of incorporation? Wala po, Your Honor. Wala? Wala po. Team numbers? Doon po sa dokumento po nakuha namin sa SEC, andun po yung team number namin doon sa certificate, director certificate na sinubmit nila, which is forged po lahat yung pirma namin. Tapos, but the team numbers are correct naman? Correct po yung team number, pero po yung issue once nakalagay po doon Angeles City, which is hindi naman po yun ang issue once ng team number namin. Okay. Ms. Paterna, have you ever seen any of the three other incorporators of Lucky South 99? Hindi po. Hindi ko po sila kilala. Never mo yung nakilala? Never po. Never were you present in any meeting where all the three of them were also present? Never po. Never. Ikaw lang yung nasa office palagi? Opo. Ikaw lang yung nauutusan ng mga persons running Lucky South 99? Yes po. And you never got a call, text, message, or anything from any of the three persons involved? Itong mga bisita natin ngayon? Wala po. Ikaw lang? Opo. Okay. Mr. Chair, thank you. Thank you, thank you. Ma'am Paterna and the three guys, no? Kasi wala, hindi po kami galit sa inyo, pero there's something missing eh. Missing ano. And we're about to find it out. We are going to find it out. Now, the motion will be withdrawn to cite you in contempt. I think we have to withdraw that. Point of order, Mr. Chair. It should be me that should withdraw the motion, not the chairman of the committee. It should be me. And Mr. Chair, I reiterate my motion because look, these people are actually insulting me. I'd like to ask the director of PAOK, do you believe that these people know what know many things? Naiiniwala ba kayo na may alam itong mga to? What we could say, Your Honors, is that we would include them in the criminal charges that we would file because we are not buying the story that they are innocent victims of an identity theft. Therefore, you know that they know something, right? I agree, Your Honor. Oh, therefore, with this basis, I reiterate my motion for contempt. Okay. I am just a chairman and we have members and I respect the decision of the members on this. I'm telling you, guys, you know, we have to find out your, ano, the veracity of your statement regarding your employment. We have to see, ano, kung, can you kindly submit all your documents pertaining to your being an employee? Katulad nung si Chua, nagtatrabaho daw siya sa appliance center sa Anson. Is this true? Yes po, Your Honor, pero kaka-resign ko lang po. Wala kang properties, wala kang sariling bahay, wala kang sasakyan, actually, walang... How old are you? 40, magpo-48 po. 40? 47, going 48. 47? Yes po. So you were not employed by the Lucky South or any corporations under this, ano? Never po. This POGO? POGO Never Hub? Po, Sir, Your Honor. And you also? Yes, you. Never po, Your Honor. How old are you? 38 po, Your Honor. 38. You have your own house? Your own car? No, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Because we are trying to look on the, you know, on the veracity of your statement here. Huh? Yes, Your Honor. I only have a motorcycle po. Mr. Sir, hindi po ako connected sa Lucky South. Meron po akong bahay na tindiran, naka-loan po sa bangko po. Wala nang anumang property na nakapangalan sa inyong tatlo? Wala po, Your Honor. Your Honor, ako property lang po, lupa lang po, wala punta yung bahay. How big is the lot?
180 square meter na sa Kanlubang po. Okay, thank you so much. Ikaw ano, Baterna, may mga property ka ba nakapangalan sa'yo? Wala po. Nakatago lahat? Wala. Nakatago? Ba't sumagot ka lang ako? Wala po talaga, Your Honor, promise. Yung Ferrari wala sa'yo? Wala po. Okay, 1 minute suspension. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. Oh, sige, what's the... Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees, at ginamit lamang sila, out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three. Hindi pa kasama si Miss... Kasama yun. Kasi corporate secretary siya eh. For the four. Oo. Out of my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think... On Miss Ronaldine Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling eh, kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really... may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe, kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair? Congressman ako, please. May no the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt first yung si Ronaldine and then the three incorporators. Then he withdrew it just a while ago. So now the parliamentary status is that was already withdrawn. So if we will show compassion to Ronaldine Baterna, it's up to the body. So, Mr. Chairman, we decide. Yes, Congressman. Mr. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog po natin. So, alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaldine Baterna, Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldine Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, the penalty. Congressman, I give the privilege to Chairman Congressman Ako. Please. You will recognize Chairman Ako. Congressman. Regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaldine being cited in contempt for 30 days to be confined
doon po sa bago nating custodial center, inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion to put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo, masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikicooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa.